Isa ka coffee ngayon sa bumibirada ha, talagang pokpok talaga ang pagbirada eh kay Pangulong Bongbong Marcos at itong sa ating First Lady na si First Lady Liza Marcos ay itong si Glenda Chong. Glenn Chong ka coffee. Isa ito sa bugbog ng bugbog eh kay PBBM, marami daw siyang ebidensya at ilalabas siya sa tamang panahon. Bakit hindi pa ngayon para matigil na ang ginagawa? Ka coffee, ang claim niya, actually marami siyang claims eh. Una, si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay fake leader. Hindi daw po siya yung presidente ngayon. Kasi may isang speech parang si Sandra Camata eh, sa event ng Jasaliwasang Bonifacio na presidente si PBBM tinawag. No? Sabi niya, tutol daw siya dyan. Fake daw po na presidente itong si Pangulong Bongbong Marcos. At ang tinuturing niya presidente eh si First Lady Liza Araneta Marcos. Yan ang kanya sinasabi. Tingnan natin yung mga argumento niya dito. At gusto niya raw sampalin. Uy, grabe ha, matindi pala ito si Sir. Gusto niya raw pong sampalin si First Lady Liza Marcos. E ngayon, pinapa-imbestigahan katuloy ngayon. Dapat nga bang ma-disbar na itong si Glenn Chong? Yan ang malaking tanong ngayon. Ako, pinag-iisipan na. Mukhang mawawala ng lisensya si Sir ha. Ano to, parang Larry Gadon version 2.0. Si Larry Gadon, maintindihan mo pa eh. Ito, sumusuporta sa administrasyon. Pero ito, number one na kakabanat sa ating administrasyon. Yan, kung nakikita nyo sa inyong screen, yan po si Glenn Chong. Sabi nila, Glenda Chong. Glenn Chong, totoo niyang pangalan, hindi Glenda. Kayo talaga, nag-iimbento kayo dyan. Glenn Chong ha, hindi Glenda Chong. Kayo, bakit yung tinatawag na Glenda Chong yan? Anyway, sige. Pakinggan muna natin yung mga argumento niya dito. Sabi niya, sige. Tita Sandra. I beg to disagree. Okay. Sa sinabi po niya. Okay. Si Marcos ang pangulo ng Pilipinas. Okay. I do not recognize this man as legitimately elected by the people. Wow. Okay. Hindi daw po lehitimong ibinoto itong si Pangulong Bongbong Marcos ng taong bayan. At meron pa siyang sinasabi. Dinaya daw kasi ng ang resulta ng Smartmatic. Supposedly daw, ang boto ha, alam niya eh. Kasi ano siya eh, just siguro to eh. Alam niya lahat ang nangyayari eh. Alam niya raw yung mga nangyayari dyan. Supposedly daw po, eh, 25 million lang yung boto. 24 million lang yung boto na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ginawa daw dyan, mga bintang na ito, ay in-adjust daw po yan. Itong boto na ito ni PBBM, idinikit daw po yan kay Vice President Sara Duterte. Kaya daw po umabot ng 31 million. So originally daw 24, in-adjust lang daw yan. Ano kaya magic ginawa dito? Ginawa lang daw po yung 31 million kasi pangit nga raw tingnan na sobrang taas daw po ng boto ni Sara Duterte at si PBBM ay mababa yung boto. Kaya daw po hindi legitimate na presidente itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ano bang pagkakaintindi niya dyan? If ever hindi legitimate si Pangulong Bongbong Marcos, sige, patulan na natin itong sinasabi niya. If ever na hindi talaga legitimate, if ever na hindi siya nanalo, ano sa tingin mo, sir, attorney? Magiging presidente si Sara Duterte agad? Nung panahon na yan, kung na-question sa dyan, eh di naman tumakbo sa pagka-presidente si Sara Duterte. Diba? Tumakbo ba siya? Diba hindi? Vice presidente ang tinakbuhan niya. Kasi kinukompare nila si Sara Duterte daw during the election, ha, naka 32 million daw yun, 32, 31. Million, si PBBM daw 24 lang. Ano yun? Vice presidente tinakbuhan niya, hindi sa pagka-presidente. If ever man, during that time, na-disqualified itong si PBBM, sino papalit? Hindi si Lenny Robredo. Diba? Hindi si Sara Duterte. O yan, sabi niya, 24 million lang daw yung boto ni PBBM. Yung totoo daw. Ewan ko kung saan nila kinukuha yung mga facts na yun. Baka mga opinion niya lang yan. Baka mga estimate niya lang yan. Parang may isang recording nga eh. Sinasabi niya, estimate niya lang yan. Let's say 24 million lang ang boto na nakuha niya. Sige. At 31 million minus 24. So, minus 7 yan, ka-coffee. No, sige. Mabuwasan natin na 7 million yung boto ni PBBM. O, eh, di ba gigingay na lang siya? 24 siya. Tapos sabihin natin yung 7 million na yan. Ilipat natin kay Lenny Robredo. O, 14 million si Lenny Robredo. O, plus 7. Magiging 21 million. So, sino mas mataas ngayon? Si PBBM pa rin. 24 million siya eh. Si Lenny Robredo ay magiging 21 million lang. Assuming, ha? Assuming. Kung yung 7 million na sinasabi ni Glenn Chong, imapunta lahat kay Lenny Robredo. Yan yung claims niya. Hindi daw po si PBBM ang legitimate na presidente ng Pilipinas. Eh, nag-giveaway daw kasi si PBBM at si Sara Duterte. Ewan ko dito kay Glenn Chong. Anong nangyari na naman dito kay Glenn Chong? Samantalang noon, himod din ito eh. Sip-sip din ito. Pero ngayon,
Nag-change ng argumento. Anyway, sige. Meron pa siya mga pinagsasabi dito eh. Ang daming mga kuda dito ni ano eh, ni Glenn Chong eh. Kaya yan, sana man this bar. Yari ka ngayon, imbestigahan ka ngayon, no? Yeah, sumagot ka diyan sa mga reklamo sa iyo diyan ngayon. Ha? Sampalin mo pa si First Lady, ha? Sampalin mo pa, ha? Babae. Puwapatol ka sa babae, ha? Paano kayo rerespeto diyan? No, kaya natin pag-usapan yung disbarment na ito. Kasi meron pa siya mga sinasabi dito. I-share ko lang yung maganda mukha ni Glenda Chong. Nadudo na sulay ako sa inyo. Paano sinasabi yung Glenda? Hindi naman ito kasi Glenda. Glenn Chong, totoo niyang pangalan. Kayo talaga, nag-iimbento kayo ng mga pangalan na. Anyway, sige. Meron pa siyang sinasabi dito eh. Tinawag niyang BOBO daw si PBBM, di ba? Kala mo, yung tinatrato ninyo, ano, parang tingin niyo talaga, ordinaryo tao. Presidente yan, binabastos niyo. Subukan niyo gawin sa ibang bansa yan. Kung hindi kayo makatikim, basta sa inyo ang presidente ng ibang bansa kung hindi kayo makatikim ng kung ano man. Ito, napakadali niyong bastusin ng presidente. Wala kayong respeto. Wala kayong paggalang. Sige, ito pa sinasabi niya. Ha? Mag-iinit ka talaga dito eh. Warning ha, warning ha. Medyo matitrigger ka dito sa sinasabi ni Glenda. Ni Glenda. Ano ba yung Glenda na yan ang Glenda? Ni Glenn Chong. Hindi totoo na 31 million ang boto ni Bongbong Marcos. Oho, wow. Bongbong Marcos. Wow. Wow. Aba, matindi. Aba, matindi. Ang lakas naman ni attorney, ha? Grabe, ha? Sobrang lakas ni attorney, ha? Hindi si Marcos ngayon dahil nagwagi siya sa pagmamanipula ng election system natin. Wow. Hindi totoo na 31 million ang boto ni Bongbong Marcos. Hindi, wow. Wow! Doon ba kayo dito sa sinasabi ni Glenda? Sangayon ba kayo? Hindi totoong 31 million ang boto ni Bongbong Marcos. Ang lakas? Kasi yan ang sasampal ha? Yan po ang sasampal kay First Lady Liza Araneta Marcos. Bakit noon? Dikit ng dikit! Eh lang hindi nabigyan ng posisyon. Nyaw ngayon. Kuda ng kuda. Ano ngayon yan? Asan ang kredibilidad mo ngayon? At meron siyang sinabi dyan, estimate lang daw pala niya yung 24 na yan. Eh din ipapakalat mo, estimate lang yan. Comment ka ba? Ikaw bang taga-smartmatic na nakita mo mismo na ganyan lang ang botong nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos? Aba, mga pauso itong mga to ha? Eh good luck kung tumakbo ka sa pagkasinador. Maganda na tumakbo yan eh. Sige, tumakbo ka sa pagkasinador para magkaalaman. Ayan, hamunin natin itong si Glenn Chong na tumakbo sa pagkasinador. Tingnan natin kung sapat yung suportang makukuha niya mula sa taong bayan. Eh, medyo maangas ito ka-coffee. O sige, natakbo ka sir sa pagkasinador para malaman natin yan. Kung naniniwala sa iyo ang tao, aba, iboboto ka. Diba? Pero kung hindi naniniwala sa iyo, goodbye. Hindi ka mananalo sa pagkasinador. Anyway, yan. Maganda ito, dito na tayo. Pag-usapan natin itong hiling na investigasyon para ma-disbar na itong si Glenn Chong. Kasi sobrang bastos nito eh. Nagkaroon ito ng disrespectful remark sa ating presidente. Sa balita ng PhilStar Global, no? Probe ex-lawmaker over disrespectful remarks versus First Lady. Actually, yung kay Larry Gadon eh. Pambabastos din sa babae yun at na-disbar ito. Ito, baka may round 2. Part 2 ito ka-coffee ha, pambabastos din sa isang babae. Women's month pa naman. Ngayong Marso, eh, din mumura-murahin at sasampalin lang ang First Lady. Basahin natin. An official of the Bureau of Immigration or BIA yesterday asked the Supreme Court to investigate and look into the possible disbarment of former Biliran Representative Glenn Chong over his alleged reprehensible remarks against First Lady Liza Marcos. May sinumpang tungkulin ito mga abogado eh. May nalabag kaya. Ayan. Sila magpapatunay niyan, ka-copy. Sila mag-iimbestiga niyan. Pero tayo, kung tatanungin tayo, sana, di ba? Sana ma-disbar ang mayayabang at bastos na abogado tulad nitong si Glenda Chong. In a letter to Chief Justice Alexander Gizmondo, yan, buti na lang. Yan, mag-file agad. Formal ang i-file. Ayan, may sulat na ka-copy na hiniling kay Chief Justice Alexander Gizmondo. Si BI Deputy Commissioner Daniel Laugan said Chong's alleged remarks against Marcos were not only unethical
but also violative of the Code of Professional Conduct for Lawyers. Hindi lang daw po kabastusan o unethical o kawalan ng modo itong statement na ito ni Glenn DeChong, kundi isa pong paglabag sa Code of Professional Conduct ng isang abogado. Uy, welcome to this bar, man! Mukhang may body this bar. Sige, sana tutukan ito ka-coffee. Kung kailangan, gamitan na lang kapangyarihan. Gamitan na lang kapangyarihan ni San Goku. Para ma-disbar niya ang mga bastos at mayayabang. Laugan was referring to the statement that Chong made in public, allegedly saying that he would slap. Uy, lakas ang loob niya dito, ha. Sasampalin niya raw si First Lady. Eh, di gawin mo. Punta ka dyan sa Malacanang. Ngayon, mamaya, darating niya sa Pilipinas, no? Salubuhin mo dyan sa airport at sampalin mo na agad si First Lady. Total, yan naman ang gusto mo. According to Luagan, the remark was made during the recent prayer rally in support of Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Maynila. Such reprehensible remarks not only demoralize the dignity of Attorney Liza Araneta Marcos as the First Lady of our country, but also reflect a disturbing attitude towards women in general. Correct. Hindi naman si FL yan eh. Kung nagagawa niya kay First Lady, again, First Lady na yan ha. Asawa na ng Presidente, nabastos niya na yan. Eh, pwede niya rin gawin yan sa ordinary tao. Baka nga yung mga kasambahay nito eh, nakakaranas din ng mga ganyang mga kanakaran ni Glenn DeChong eh. Pananampal? Baka ha? Eh, kasi First Lady, kaya niya sampalin eh. Baka yung kapitbahay niya, kaya niya rin gawin yan. Kasi kung First Lady na napapalibutan na ng security niyan, eh nagpakita siya ng intent na gagawin niya, sasampalin niya, imposible sa mga ordinaryong mamamayan, di ba? Possibility lang yan, hindi tayo nagbibintang, pero kung ganyan ang attitude niya, pwede niyang gawin kahit kanino yan, at dapat huwag niyang pamarisan yan, tanggalin na yan, tanggalin na yan, i-disbar na yan, sabi po sa liham. This matter shall not be thoroughly investigated, shall be thoroughly investigated by the appropriate authorities to warrant accountability and uphold the integrity of our legal profession. It added, correct, dapat. Agree ba kayo dyan, ka-coffee, na ma-disbar na itong si Glenda Chong dahil sa pambabasto sa isang babae? Huwag na natin isama ang term na First Lady dahil sabihin na lang natin sa babae, mananampal daw ito. Ilan na kaya ang nasampal ni sir? Ilan na kaya nasampal ni attorney dahil sa kanyang pagiging ano to? Katapangan ba ito? I doubt na katapangan dyan, ka-coffee, hindi ang katapangan ang manampal ka ng babae, attorney Glenda Chong. Hoy, anong say ninyo dyan, ka-coffee? Dapat bang ma-disbar? Sige, mag-survey tayo dito. Dapat bang ma-disbar itong si Glenn Chong? O, comment, yes. Sige na, tingnan natin. Obserbahan natin. Comment kayo, yes, kung agree kayo na ma-disbar na itong si Glenn Chong. At comment no naman dyan sa ating comment section kung ayaw nyo, ka-coffee, ma-disbar itong si Glenn Chong. Ako, ang take ko dito, dapat, no? Kasi kung kaya niyang gawin kay First Lady yan, ikaya niya yung gawin sa mga ordinaryong babae. At bilang isang abogado, tama nga naman yung letter dito kay SC, kay Supreme Court, na may code of conduct sila na kinakailangan sundin bilang isang abogado. Sige, comment yes kung dapat ma-disbar, comment no kung hindi pa dapat ma-disbar itong si Glenn Chong. Pero sobrang bastos, sobrang bastos nito. Sana tumakbo ito sa 2025 senatorial elections at hindi ito makakatikim ng boto sa atin. Alright, sige, ako'y magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Ayan, mga nasa Facebook na kikinig sa atin ngayon, baka di pa kayo nakafollow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ha. Click lang po yung follow or like dyan sa ating Facebook. At kung kayo nasa YouTube, ay click lang po ninyo ang subscribe. Alright, sige, paalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin ha. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!